masakit for me na iwan ang pamilya network. Hello sa lahat ng mga kapatid. Kamusta kayong lahat? Alam mo, my heart is bursting with happiness sa mga narinig ko mula sa ating mga bosses. I feel so welcome dito sa Kapatid Network. Kaya excited na ako magtrabaho. Kung pwede lang ngayong araw, magtrabaho na ako eh. Talk about yung growth ko as a news anchor. Yun talagang naging basis ko ng pag-transfer dito sa TV5. And doon sa pakikipag-usap ko kay Ma'am Lucci, marami akong nakita mga parang opportunities na pwede kong magawa once na nandito na ako. Yun actually, it's not about money. It's not about an issue of money. It's really about yung growth ko as a news personality, as a person. Tungkol dun sa ganong klaseng program, I think meron. Meron talagang planong ganon. And I think it's going to be part of Frontline Pilipinas segment. May mga ganong pinaplano. As to a show, hindi ko pa alam kung ano talaga ang plano ng TV5. But totoo yan eh. One of the reasons na masakit for me na iwan ang pamilya network is yung mga shows na ganito. Masyado naging attached sa akin yung Mission Possible when it was canceled because of the not granting of franchise sa ABS. Naging masakit yun for me kasi nanghinayang ako sa mga taong matutulungan na ang dami-dami lumalapit sa amin, pero unfortunately wala kami magawa kasi wala na nga yung show. Tapos nagkaroon pa ako ng show na Lingkod Kapamilya na tumutulong din sa mga tao. Yun talaga yung pangunahing reason kung bakit may krut sa puso, kumbaga, na umalis ako sa Kapamilya, aside from yung mga na-establish ko na mga kaibigan doon, mga minahal ko mga kaibigan, na parang mga naging kamag-anak ko na rin. Yun, yung mga shows na ganun. Kaya nung nag-usap kami ni Ma'am Lucci, isa yan sa mga napag-usapan namin, and nabuhay uli yung kung ano man yung lungkot na naranasan ko nung nalaman ko na may mga plano palang ganun. We're talking about it, and hopefully, bumalik nga yung ganung klaseng segment man lang para at least marami tayong matulungan. Kasi right now, ang kailangan ng mga kababayan natin, tulong talaga. It's really tulong, more than anything else. Kaya it's a welcome development kung magkakaroon tayo ng ganitong klaseng show or segment dito sa TV5 na marami tayong matutulungan. So thank you. Matagal, di ba? Mahigit 1 month na yata no, na nakapagpahinga ako from ABS-CBN. Inalat ko yung time ko talaga para makapag-relax, makapag-bonding with my family kasi alam ko na darating yung panahon na mas magiging akong busy. So hindi ko na masyado makakasama yung mga anak ko on weekdays. Kaya sinamantala ko talaga yung pagkakataon na makasama sila sa buong buwan na wala akong ginagawa masyado aside from vlogging. Nakakasingit naman ako paminsan-minsan, nakakapag-vlog ako sa aking YouTube channel. Madali for me kasi itong mga nakakausap ko mga tao dito sa TV5 are people I've worked with in the past. Kaya hindi na ako naiilang. Wala akong parang feeling na kinakabahan ako, ninenervyos ako kung ano makikita ko rito at makakausap ko rito. Absolutely none kasi nga marami sa kanila ang mga kaibigan ko na even before. Although it has crossed my mind, I must admit, pero hindi ko talaga sineryoso. Feeling ko kasi once na pumasok ka na sa politika, medyo maapektuhan na yung pagiging mong isang journalist. And ang talagang tingin ko sa sarili ko is journalist talaga ako eh. More than a politician na possibility gano'n. No? Mas journalist talaga ako and ayokong iwan yung profession na pinasok ko, and I want to be here for the longest time hanggang sa mag-retire ako. And magpapaka-ipokrito naman ako kung sasabihin ko na sinasara ko yung pinto ko forever. Hindi naman siguro, but if ever siguro that time comes, which I don't see right now,
is dapat hindi na ako connected sa ano, sa kahit anong trabaho na may kinalaman sa journalism, no? Kinakailangan independent na ako. So yun ang mangyayari niyan. Once pinasok mo ang politics, that's it. You go politics all the way. But right now, hindi ko iniisip yan. It never entered my mind na i-give up ko yung pagiging journalist para maging isang politiko. I have my own vlogs. I do stories about yung sa sarili ko, kung anong nangyayari sa buhay ko, lalo na sa pag-transfer ko from kapamilya to kapatid. And I also do vlogs about sneakers, art, and fashion, and whatever. Para lang maging ano, updated tayo sa mga ano, mga nangyayari ngayon. Kaya I can connect with the younger audience na hindi rin normally nagagawa ng ibang mga news anchors and personalities. Iba yung labanan ngayon. It's gonna be doubly or triply hard for us para labanan yung mga ganung klase mga balita, but we have to do what we have, no? Responsibility natin yan as journalists, na talagang kinakailangan ma-deliver natin sa kanila yung pinakatama at pinaka-accurate at unbiased na mga balita. So yun ang task na sa tingin ko ay pangunahin kong gagawin dito sa Frontline Pilipinas, is to really be careful na yung mga balitang nilalabas namin ay talagang truthful at talagang yun ang totoo ng mga balita. Willing talaga na gawin ang kanya makakaya para ituwid yung mga balita. Napakalaking bagay nito para sa ating bayan. So yun nga, magiging contributory ako kasi I have not been tainted sa tagal ko sa industriya nito. I have never been associated with any issues of corruption or being biased for or against a candidate. Talagang maingat ako dyan eh. So, ang importante talaga is to protect your integrity, to protect your credibility through the years, para pag dumating yung panahon na katulad nito na yun nga, wala kang marinig na kahit anong masama tungkol sa akin, it's something that I really take care of.